Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdong Vlog, Merlinda Alves, Matt Vlog, Ati Bing Batingber, Idol Marvin Maliberan. Welcome at shoutout din sa mga bago natin na mga member na sina XPG Secret Files, Madam Figaro, kay Jong Adolfo, shoutout din sa iyo Idol, kay Mike Rocky at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Simulan na po natin ang ating kwento. Habang nagtatago ang mga ito doon sa mga malalagong mga damuhan doon sa gilid ng sapa, nakikita na nila ang mga ilaw doon sa mga kubong nakatayo sa gilid ng pangpang at maging sa ibabaw ng mga batuhan. Wika nitong si Macro. Dito tayo muling magkikita mamaya. Papatayin natin at susunugin ang kanilang mga kabayan. Walang ititirang buhay sa mga aswang na ito. Kung sakaling mayroong magsidatingan na mga aswang galing sa ibang mga angkan, agad na alis tayo dito sa lugar at dito pa rin sa ating kinaroroonan ang ating tagpuan. Tara na, umilos na tayo. Kayo na ang magkakasama, Kuya Ado, Ronron at Umar. Mag-iingat na lamang tayo doon sa mga matatandang kubot. Ngunit hindi kalakasan ang mga karunungan ng mga ito pagdating sa mga usal. Kaya maaring sa loob ng maiksing panahon, mapatay na natin ang lahat ng mga ito. Pagkatapos sabay ng tumakbo ang mga ito papunta sa iba't ibang direksyon habang hawak ng mga ito ang kanilang mga armas. Sina Macro, kasama sina Makil, Amara at Turo, agad na hinaharibas nila ang mga walang kamalay-malay na mga aswang. Sa bilis ng mga pagkilos nila ni Macro, huli na nang mapansin ng mga aswang ang kanilang ginawang paglapit sa mga ito. Gamit ngayon nitong si Macro ang balaraw ni Amay Gabriel. Walang pag-alinlangan na agad na itinarak ito doon sa mga aswang. Agad na napapaangil ang mga ito nang matamaan ni Macro ng sunod-sunod na mga pag-atake. Habang itong si Makil kasama itong si Turo, mabilis na naglundagan ang dalawa sa itaas ng mga bubong ng mga maliliit na mga kubo at inabot ang mga bawat masipat na mga aswang. Habang itong si Amara, bit-bit ang buntot pagi. Ang mga nandoon sa gilid ng mga kubo, agad na pinaghahataw ito ng dalagita. Sa gulat ng mga aswang, agad na nagpulasan ang mga ito at agad na nagkagulo. Gulat na gulat pa kasi ang mga ito sa bigla ang pagsulpot doon ng grupo nitong si Macro. Hindi pa nila maintindihan ang lahat ng mga nagaganap. Ganon din ang mga nangyayari doon sa kabilang bahagi ng mga kubo. Mabilis na din na inaatake ang mga ito ng grupo nila ni Ado. Gamit ang ikatlong anyo ng armas nitong si Ado, walang pagdadalawang isip na pinagpapana niya ang mga bawat masipat na mga aswang na nandoon. Agad na tumimbuwang ang mga kubot na aswang nang tamaan ang mga ito ni Ado sa kanilang liig at mga ulo. Gamit rin ang tungkod nitong si Ronron, agad na hinahataw ang bawat makitang mga aswang. Ganon din ang ginawa nitong si Umar, gamit ang patpat na kawayan nitong dala. Naglundagan na ang mga aswang doon at nagtatakbuhan. Hinahabol naman ang mga ito nila ni Macro at pinagpapatay. Nagsilabasan na ang karamihan sa mga aswang galing doon sa itaas ng mga batuhan. Nakita nila ni Macro na nagtatalunan ang mga ito at hinahagilap ang kanilang kinaroroonan. Mayroong mga nagsilabasan na din na mga matatandang mga kubot na aswang. Ngunit walang nagagawa ang mga ito sa bangis ng grupo nila ni Macro. Gumagawa pa sana ng mga orasyon ang mga matatanda sa kanila. Mga orasyon na panghuli at pangpahina. Ngunit hindi iyon ganun kalakasan para mapahina ang mga bata.
mas malakas ang mga ginagawa nila ni Amara, Runrun at Makro na mga pudir at pambakod. Kaya walang nagagawa ang mga kubot na aswang kundi ang lumaban, kahit na alam nila na alanganin ang kanilang sitwasyon. May mga sumubok na makatakas sana, ngunit agad na naasinta ang mga ito ni Ado gamit ang pana at bumirang nito. Agad naman silang nahahabol ni Makil at Toro na dihamak na mas mabilis sa mga aswang na kubot. Sina Umar naman at Runrun, gamit ang mga dalang langis na pangsunog, agad nilang sinilaban ang bawat madadaanan na mga kubo doon sa gilid ng pangpang. Kaya habang nagkakagulo ang mga aswang at pinapatay ang mga ito ng grupo nila ni Makro, nagliliyab din ang mga kubo na nandoon. Napakaingay ng mga hiyawan at angil ng mga aswang. Pati ang mga bangkay ng mga kubot na aswang nakakalat sa batuan at doon sa gilid ng pangpang, sinunog din ang mga ito ng grupo nila ni Makro. Sa kabilang banda naman, nagsisimula na din ang grupo nila ni Buhawi sa pag-atake doon sa mga aswang na abwak. Ang tirahan ng mga ito ay nandoon sa gitna ng malawak na tubuhan. Kung galing ka sa malayo, hindi mo makikita agad ang mga tirahan ng mga ito dahil nga sa kapal ng mga tubuhan doon sa lugar. Ngunit dahil nga sa ginawa ng mga ito ng mga pangmarka, walang kahirap-hirap na nasundan nila ang mga abwak. Doon sa gitna ng malawak na tubuhan, nandoon ang mahigit sa 50 mga kabahayan ng mga aswang. Gumagawa na itong siringgo ng mga orasyon para mahagilap nila agad ang kinaroroonan ng ninakaw ng mga ito na gintong kampilan. Gamit ang taluban ng gintong kampilan, mariin na gumagawa ng mga orasyon itong siringgo. Makalipas ang ilang mga minuto, matapos ang mga ginagawa nito, agad na naramdaman itong siringgo ang kinaroroonan ng ninakaw ng mga aswang. Agad na inaabisuhan itong siringgo ang mga kasamahan tungkol sa kinaroroonan ng kanilang pakay. Kitang-kita ng mga ito ang mga aswang na nasa gilid ng kanilang mga kabayan. May mga aswang din doon sa unahan ng mga kabayan ng mga ito. Abala, ang karamihan sa mga aswang doon sa kanilang mga ginagawang mga gulayan na nasa unahan ng kanilang mga bahay at nasa gilid ng tubuhan. Kaya sa tingin itong si Buhawi, mukhang magagawa agad nila ang pagbawi doon sa nasabing gintong kampilan. Dahil hindi ganon kadami ang mga aswang na nasa paligid ng mga bahay, wika nitong si Buhawi na siya na ang bahala na kukuha doon sa nasabing bagay. Samantalang ang gagawin naman nila ni Ringo at Maya, agawin ang atensyon ng mga abwak kung makikita man ng mga ito ang gagawin nitong si Buhawi. Makalipas ang ilang mga sandali, sabay ng kumilos ang mga ito. Mabilis ng kumilos itong si Buhawi, karga ang mga malalakas na mga orasyon ng sabulag, agad itong tumakbo papasuot doon sa mga kabayan. 5 minuto ang pinakamalakas sa kanyang ginawang sabulag, at pagkatapos ng malakas na bisa na iyon, maaari na siyang maramdaman ng mga abwak na mayroong malalakas din na mga kakayahan tulad ng mga matatanda sa kanila. Nang makalapit na itong si Buhawi doon sa bahay na sinasabi nitong si Ringo, walang pagdadalawang isip na agad nitong sinipa at sinira ang pintuan ng kubo. Gulat na gulat pa nga ang 3 mga aswang na nandoon. Walang nakitang anumang mga nilalang ang mga ito, ngunit kitang-kita nila ang pagkawasak ng pintuan ng kubo na parang tinamaan ng malakas na bagyo. Mabilis na pumasok itong si Buhawi habang bitbit ang pana nito. Isang pagpihit ng palaso, agad na napaangil ang isang aswang nang tumarak sa kanyang noo ang palaso galing sa pana ni Buhawi. Agad itong nangingisay sa pagbagsak sa sahig. Gulat na gulat man ang 2 mga aswang, at kahit walang nakikitang kalaban ang mga ito, agad na nagtalunan ang mga ito palabas ng kubong kinaroroonan nila.
Ngunit agad din na napatigil sa pagtakbo at pagsigaw ang mga ito nang may mga palaso ang tumarak sa kanilang mga batok. Agad na namatay ang mga ito pagbagsak sa lupa. Ang ilan sa mga aswang na nasa labas ng kanilang mga kubo at nakita ang mga pangyayaring iyon, takang-taka at gulat na gulat ang mga ito. Katanungan agad sa kanilang isipan kung sino ang may kagagawan sa pagpana sa kanilang mga kasamahan. Agad na nagsitakbuhan ang mga ito papalapit doon sa kanilang dalawang nakabulagtang kasama, at ang iilan sa kanila nagtakbuhan papunta doon sa loob ng kubo. Batay kasi sa kanilang nakikita, mukhang galing doon sa loob ng kubo ang may kagagawan sa pagpana sa kanilang kasama. Ngunit papalapit pa lamang ang mga ito, dito na nila nakita itong si Buhawi na mabilis nang tumalon palabas sa bintana ng kubong iyon. Sa mga pagkakataon na ito, nawala na ang bisa ng ginawang malakas na sabulag nitong si Buhawi dahil na rin sa presensya ng mga aswang na nakakaalam na sa kanyang mga ginagawa doon sa loob ng mga kabahayan. Ang ilan kasi sa mga matatandang aswang na abwak nakagawa agad ng mga malalakas na mga pangwasak. Nang makita itong si Buhawi ng mga aswang, mabilis na nagsigawan ang mga ito, umaangil at umaalulong. Ang karamihan sa mga aswang biglang naglundagan at dumaan na ang mga ito sa ilalim ng lupa para habulin itong si Buhawi. Ang iilan naman sa mga abwak biglang tumalon at nagiging mga malalaking mga uwak. Napakaingay ng mga pag-uwak ng mga ito habang hinahabol na din nila ang papalabas na doon sa mga kabayan itong si Buhawi. Agad naman na kumilos sina Ringo at Maya. Nang harangin na si Buhawi ng mga abwak, agad nang umaatake na rin ang dalawa. Gamit ang sinulid nitong si Ringo, agad na napupugutan ng ulo ang isang aswang. Gumulong agad ang ulo nito sa lupa habang natumba naman ang katawan at nangingisay pa kahit nawala na ang ulo nito sa katawan. Bagsak din agad ang dalawa sa mga aswang nang matagpas ni Maya ang kanilang mga liig gamit naman ang dalawang mga matatalas na sanggot ng dalagita. Sunod-sunod na ang ginawang pag-atake ng dalawa na naging dahilan para magkakahiwalay na ang mga aswang. Ang karamihan sa mga ito, patuloy na hinahabol itong si Buhawi na malapit ng makakalabas doon sa mga kabahayan na iyon. Habang ang ilan naman sa mga ito, inaatake na ang dalawa na sina Ringo at Maya. Nang tuluyan ng makalabas doon itong si Buhawi, habang tumatakbo ito, binira naman ito ng mga pagpana ang ilan sa mga aswang na nag-anyong mga malalaking mga uwak. Nagsisigaw na din itong si Buhawi na kailangan ng umatras nila ni Ringo at Maya. Kaya mabilis na din na tumakbo ang dalawa papalayo doon sa mga kabayan. Ngayon, hawak na ni Buhawi ang kanilang pakay. Hawak na niya ang nasabing gintong kampilan. Kaya gagawin na nila ngayon ang kanilang ikalawang plano. Kailangan na nilang makaalis sa islang iyon. Ngunit kailangan muna nilang takasan ang napakaraming mga abwak sa lugar na ito. Nang makarating naman itong si Buhawi doon sa mga tubuhan, agad naman na nag-uusal ng mga orasyon itong si Baldo. At pagkatapos, nagpakawala ito ng tatlong mga pagsuntok sa lupa habang nagbabanggit ng mga banyagang salita. Dito na nakakarinig ang mga ito ng parang pagsabog doon sa lupa. Sa ginawang iyon nitong si Baldo, lahat ng mga aswang na dumadaan sa ilalim ng lupa at nakakalapit na sa kanila, agad na nagsilabasan ang mga ito habang nangingisay. Masyadong nasaktan ang mga ito sa ginawang iyon nitong si Baldo. Mayroong agaran na binawian ng buhay, ngunit marami din ang mga buhay pa, ngunit namimilipit pa lamang ang mga ito sa sobrang sakit. Iyon naman ang inatake nila ni Ringo at Maya.
agad na pinagtatagpas ni Maya ang mga liig ng mga nakabulagtang mga aswang gamit ang kanyang mga matatalas na mga sanggot. Habang gamit naman ang sinulid nitong si Ringo, walang habas na pinagpipitik ang mga aswang na tinamaan naman sa kanilang mga ulo at liig. Kaya ang lahat ng mga abwak na hindi napuruhan itong si Baldo, agaran din na nasawi ang mga ito. Sinubukan ng mga nagsilakihang mga uwak na atakihin ang kanilang grupo. Ngunit nagpaulan naman ng mga pagpana itong si Buhawi na naging dahilan para sunod-sunod na bumagsak ang lahat ng mga uwak na bumaba ng lipad para sana atakihin sina Ringo at Maya. Nagsibagsaka na din ang mga ito na natuhog sa kanilang mga ulo at mga liig. Nang mapang-abot na ang apat, agad na wika nitong si Buhawi. Tara na, nakuha ko na ang ating pakay. Kailangan na natin na makalayo sa lugar na ito. Kailangan ko din munang makagawa ng mga malalakas na mga sabulag. Pagkatapos, mabilis nang gumawa itong si Buhawi ng mga sabulag at mga orasyon na paligaw para makalayo na sila ng tuluyan doon sa tubuhan. Matapos na maibato nitong si Buhawi ang mga orasyon na iyon, biglang nawala ang mga ito sa mga paningin at mga pang-amoy ng mga aswang na abwak. Tuluyan nang nakakalabas ang kanilang grupo doon sa mga tubuhan at kasalukuyang binaybay na nila ngayon ang mga kakahuyan pababa. Hindi naman sumuko ang mga abwak. Matapos na magalugad ang mga tubuhan at walang nakikita ang mga ito, agad na pumasok ang kanilang grupo doon sa mga kakahuyan. Nang mawala na ang bisa sa mga ginagawang sabulag nitong si Buhawi, naramdaman na naman sila ng mga matatandang abwak. Kaya sinundan ang mga ito doon sa kalugluuban ng kakahuyan. Sa mga pagkakataon na iyon, dahil sa mga nagaganap na mga kaguluhan doon sa bukirin ng Kalansay, ang mga tagabantay ng mga barangan na nakakalat sa buong kakahuyan na pag-alaman na ng mga ito na mayroong mga estranghero ang nakakapasok sa isla. Ang mga tagabantay na ito ay ang mga engkanto sa gubat at mga ibon na nakakalat sa buong isla na pag-alaman na ng mga barangan na nandoon na sinalakay ng mga taong labas ang kuta ng mga abwak. Ngunit hindi pa alam ng mga ito ang nangyayari doon sa mga kubot na aswang na inaatake naman nila ni Makro. Tanging alam nila ngayon na inaatake ng mga antingero ang mga abwak na naninirahan doon sa pusod ng bukirin ng Kalansay. Kaya agad na pinulong ng namumuno sa mga barangan ang lahat ng kanyang mga nasasakupan. Kinabibilangan ang mga barangan ng 10 mga mababangis na kampon ng demonyo. 6 sa mga ito ay mga albularyong mas pinagtuunan ng pansin ang pag-aaral sa kaliwa, habang 4 naman sa mga ito ang mayroong kaalaman sa mga panlalason. Ang namumuno naman sa mga ito ang matandang galing doon sa lugar ng Samar. Ang matandang nagpasimuno sa mga nakawan at patayan sa Isla ng Walog at sa Isla ng Mahanay, itong si Karubin. Ngayon, plano nilang gagalugarin na rin ang kagubatan na malapit doon sa mga tubuhan para tulungan ang mga aswang na abwak na masundan ang mga nasabing mga antingero at mapatay ang lahat ng mga ito.